everyone! Magandang araw! Ito po muli ang inyong Ate Chona. At ang video ko po ngayon ay kung magkano ang kinita ko sa month of October sa GCash. At bago po ang lahat, kung hindi ka pa po nakasubscribe, huwag po kalimutan na i-click ang subscribe button at ang like at ang bell button para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Bago po ang lahat, intro muna po tayo. Pare-paras tayo or iba-iba tayo ng pag-charge sa ating mga GCash. Kung sa akin po, ang aking charge sa GCash ay kada 1K 15 pesos lamang. At kung wala pang 200 ay 10 pesos lamang. At yan, pagpataas na po 15 pesos. Yan. Kada 1K ay 15 pesos. At para naman may laban tayo sa iba kasi nga po yung iba ay 20 pesos, 30 pesos yung charge sa 1,000. Medyo parang kawawa na yung mga customer kapag ganun ang ating ginagawa. Pero depende pa rin po sa inyo kung magkano yung i-charge nyo kada 1K. Pero sa akin po ay 15 pesos lamang. Kaya sabihin na natin marami pong pumupunta dito sa tindahan ko para magpa-GCash kasi medyo malapit po ako sa sasabungan. Marami pong nagsasabong at minsan po dito po sila nag-GCash or ganun din po kapag may mga personal na kailangan nag-GCash po sila sa akin at ganun din po yung ginagawa ko para alam ko yung transaction ko sa araw-araw. Ito po ay yung month of October. Nire-record ko po yung mga reference number. Ayan. Ito po pag black ay yung na-transact ko sending. Kapag pula po ay yan yung pong yan. Pag pula ay yung mga naklaimnan para alam ko kung nakuha na, pinapipirma ko rin po sila. At kung hindi man basta pula yan, hindi ko muna nire-record kapag hindi pa nakiklaim. Pag kinilaim, saka ako isusulat siya para sure ko na nakuha na yung pera. Tsaka po kasi para maiwasan yung pag-double claim. Minsan po kasi na-claim na, gusto pa ulit i-claim. Kaya ginaganto ko po. Parang ginaya ko dun sa smart padala. Kasi nga po doon ay talagang may pirma. Ginawa ko rin sa GCash para hindi wala akong makalimutan at baka mag-doble-doble nga po sila ng claim. At ito yung side ng kung yung commission. Kaya po yung dalawa ay may cashier po ako dyan, yung aking anak. Yan, cashier po siya sa akin sa GCash. Kaya kung may kita siya, may kita rin ako. Huwag na po natin sabihin kung magkano share niya. Yan. Tsaka yan, ito po yung amount. Sa cash in, cash out. Nire-record ko lang ganito para maayos at wag na po magkakalimutan ang transaction kung na-send na or na-send at na-claim na. At ito nga po, month of October. Ang pinakamalaki po ditong na-transact ay yung last October 28. October 28. Ayan. Yan yung pinakamagandang sales ko ng sales na transact po sa GCash noong month of October. Sabihin na natin siya ay 4 digits yung kinita ko dito sa ng October 28. 4 digits po yung kinita ko at talaga naman sulit na sulit kasi daig ko pa ang nagtatrabaho sa kusina. Kung araw-araw ay gano'n, ay talagang mas lalong maganda. Po. At okay na rin. Kahit pa yan ay 3 digits lang kinikita mo sa isang araw ay maganda na rin pong hanap buhay niya. Kaya kung may tindahan ka rin lang, samahan na po natin ng ganito. GCash, cash in and cash out. Pag po ang gamit ko ay yung ang tag dito? Easy Pay or kaya yung
GPO, yung GCash per outlet, mas malaki-laki po yung charge doon. Kasi, yun nga po, meron silang automatic na kaltas doon. Kaya, mas malaki yung charge. Pero, madalang po siyang gamitin. Kasi nga po, ang hanap ng mga customer ay yung may pangalan ng ng sending at saka nung magkiklaim para sure na tama yung mga detalye. Kaya yung sa loob ng isang buwan, yan, sa loob ng isang buwan, ang kinita ko po ay ay 5 digits. Hindi po natin kailangan sabihin na kung magkano para baka tayo ay masunod dito. Pero ito po ay 5 digits ang aking kinita sa chika sa loob ng October. Bagahamo na rin sa bawat isa na nagtitindahan na magdagdag na po tayo ng ganito para dagdag kita rin po sa ating tindahan. Chikash cash in and cash out. Okay po na may record tayo para nga po din sa kabutihan ng mga customer natin. At tama po ah. Sana po ay may nakikita kayo dito sa ginawa ko. Yan. Kasi ito pong notebook na ito ay free din lang. Kaya ginagamit ko. Ilang kasi itong free na binigay sa akin ko. Kaya ginamit ko para maging listahan dito sa akin. Listahan. Pagre-record ng mga transactions. Malaki pong tulong kapag nire-record natin para wala tayong problema sa pagdating ng araw para meron tayong proof kung baka mamaya may magreklamo sa atin ganito, ganyan, hindi na send, hindi na receive. Pero at least pag may ganito, meron tayong reference pagdating ng araw. Yun lamang po. Salamat po sa panonood sa aking munting video. Thank you!